Welcome back sa Gourmet Exotics. At nandito tayo ngayon sa ating rehousing video. Mga chong, napanood nyo ba yung Piddlings to Centipede natin na video? So, ito yung continuation nun, magre-rehouse tayo. Shoutouts nga pala kay JC para sa mga delicups na to. At ito, gagamitin natin to maliliit na delicups para sa mga Piddlings. Kung sa tarantula, spiderlings or slings, dito naman sa atin, piddlings or clings sa centipede, no? So, sige, try natin butasan. Kumuha tayo ng, teka lang, kumuha tayo ng, yung, para sa kanilang mga ventilations, or tinatawag na vent holes, ventilation holes. Random lang, random na butas lang kasi kailangan lang nila na makahinga kahit papaano, no? Kasi kailangan to para makasurvive sila at hindi sila ma-dense. So pati sa top at sa side nilagyan ko top and side ventilation holes, randomized lang. So nag-prepare ako almost 20 to 30 delicups to. Ayan. Estimated size, no? Estimated count ng piddlings natin, hindi ko pa alam, 30 to 40 siguro or 20 something. Ayun, so ito yun. At syempre, maglalagay tayo ng aking inimbento na substrate. So ayun, kanya-kanyang lagay tayo. Siyempre, bago natin ilagay, i-rehouse yung mga piddlings, kailangan muna may substrate kahit papano. So, nakita nyo, medyo wet subs kasi yung scolopendrum or seitans natin, mas nabubuhay sila sa ganitong lugar or sa mga ganitong setup, which is yung mga malalamig. Kita niyo ba to? Yung nanay na centipede nandito, pero hindi ko alam ba't di siya na gumagalaw. So, nag-regen siya. Oops. Gagamit tayo na itong brush para medyo soft yung surface. Pangkuha. Kita niyo, ganun lang kalupet. At hindi sila ma-harm or maiipit or madudurog. So, alaking tulong nitong paintbrush na to. Kasi at ito na siguro yung pang last. Ang dami. Sorry, finas forward ko na. Ini-edit ko na lang. Ayan. So, na-rehouse na natin sila. For a couple of days, pwede ko na silang bigyan ng food. At ito naman yung close-up view kung paano ko sila kuhanin gamit yung brush. Kita nyo, hindi sila masyadong na sasaktan or see, sobrang cool lang. So, I suggest na gumamit kayo nito pag mag-rehouse kayo ng ganitong klase na centipede or kung anong klaseng centipede ng mga piddlings para hindi sila ma ipit or siyempre or mamatay, no? Yeah. Kung saan naman yan kakapit, so ganun lang yung procedure or yung technique. So let's check kung meron pa. Mukhang wala na. At yun, maraming salamat sa panonood ng ating episode ngayong gabi. At kung nagustuhan yung video, siyempre paki-share nyo naman or like at mag-comment kayo ng bahala. So ayun, okay na. So far, bilang natin, so far meron siyang 7, 14, 21, 28. So 28 pieces na piddlings dun sa isang bagsakan ng kanyang mami. So swerte, 28 ang buhay. So ayun,
shoutouts ko lang si Scolopendro Michael at saka si Cobra King Sausa. Sila yung mga mentor ko sa pag-aalaga ng centipede. So, ayun. Maraming salamat sa panonood ng Gorbe Exotics.